Oh, gala ka ng gala. Hindi ka ba napapagod? Interviewin kita sa botohan. Sinong presidente mo? Si nanay magdidesisyon. Naalala mo pa ba si Marcos? Anong kandidato yung anak niya? Bongbong Marcos. Ano masasabi mo sa tatay ni Marcos nung siya presidente, yung tatay ni Marcos? Wala akong masasabi. Ano bang mga nagawa ni Marcos nung panahon niyo? Nakalimutan mo na. So, ayan. Wala kang masabi kay President Bongbong Marcos, kay Ferdinand Marcos. Si Bongbong Marcos ay tumatakbong presidente. Kaya maraming may gusto kay Bongbong Marcos at maganda ang nagawa ng tatay niya. Kaya hindi mo na naalala yung sinabi mo na maganda yung nagawa ni Bongbong ni Ferdinand Marcos nung ang siya ay presidente pa. Ayun nga, maganda nga. Nakalimutan mo na yan. Ayan mga kabukit, to, dalawang beses na siyang na-mild stroke. Kaya lang ng kaya ng gulay, talbos na kamote, daw na palaya. Ayan mga gulay. Nang dahil sa gulay na yan, ayan, lakad ng lakad. Oh. Ayan lumabay ka lalakad. Ginawa na kanyang katawan dahil sa ating pagtatanim ng gulay. Ano masasabi mo sa ulam nating gulay? Masarap. Masarap? Hindi ka nananawa? Hindi. Anong mas gusto mo? Gulay o baboy? Gulay. Ayun. Baboy o gulay? Gulay. Gulay. Dahil lumalakas ka sa gulay. Ayun. Sige. Ay, punta ka na sa kubo. Punta na ako sa kubo. Sige. Lakad ka kasing lakad, nagpahinga ka muna. So yan mga kabukid, na-interview natin yung ating tatay. 2 times na yun, mild stroke. Mere! Ano masasabi niyo nung presidente si Ferdinand Marcos, anong buhay ba nun? Maganda. Mura ang bilihin. Mura ang pamasahe. Maganda. Maganda ba nagawa ni Ferdinand Marcos nung araw nung sila presidente? Mura bilihin niya. Mura bilihin. Mura pamasahe. Mura bisalina. Mura krudo. Mura lahat. Ngayon, mahal. Pati yeah. Sila, pati baboy, pati manok. Hindi na makabili. Hindi na makabili. Mahirap ang buhay. Kaya puro tanim na lang ng gulay para mabuhay. Ano, tatanim na lang ako ng gulay, ng medyo gulam. Yan, mga kabukid. Yan ang problema pang guling gamit, sangkap. Dahil sa hirap ng buhay, magtanim na lang ng gulay para mabuhay. Dinidilig-dilig pa, mahirap. Yan, dinidilig-dilig na, napapagod na daw siya kadidilig dito dahil hindi mo ulan. Dapat tatakbo presidente si Bongbong Marcos. Sino ba yung presidente? Si Bongbong. Oh, Bongbong Marcos, mga kabukid. Okay, Bongbong Marcos tayo para sa pagbabago ng Pilipinas. Para ibaba ang presyo ng bilihin. Para ibaba ang presyo ng bilihin. Para makabili naman kami ng karneng baboy. Hindi na kami makakain ng karneng baboy sa mahal. Ibaba ang presyo ng baboy. Kaya lang mahal ang baboy, mahal ang pigs. Ibaba ang presyo ng bilihin pagkain ng baboy para bumaba ang baboy. Mahal ang baboy, mahal ang pigs. Ibaba ang bilihin, ibaba ang mga pataba. Yun, ang pinaka the best. Ibaba ang presyo ng pataba, lason. Ganyan. Murang produktong gulay. Gaya ng sili, mura. Mahal ang pataba, mahal ang lason, mura ang sili. Pag nanalabas si Bongbong Marcos, ano bang hihilingin mo sa kanya? Ay, mahal ang presyo ng sili. Sili ang aming tanim.
Itaas ang presyo ng gulay, ibaba ang presyo ng bilihing pataba, lason. Ayan mga ka-BBM, ka-BBM po tayo. Gulay, mahal ang pataba, mura sili. BBM lang tayo aasa sa pagbabago, ibaba ang presyo ng bilihing fertilizer, mga pataba, lason, para yung mga tanim mabawi na may puhunan, lagi na lang lugi, walang nakakaparte, puro lugi yung nag-aalaga, ayaw na mag-alaga, napapagod nakaalaga, laging lugi daw, hindi makaparte. Kamahal ang lason at pataba. Oh yun mga kabukit, gaya nung nakaraan, siling panigang 3-5 piso. Ayan mga kabukid. Ayan mga kabukid, sa muli family survey. Family survey lang po tayo. Hindi po tayo nakapag-survey sa ating mga kababayan. Siguro balik na yung kayong baba. At sana itaas ang sweldo. Minimum pa rin, gawing 20 o 18 o 20 ang minimum para naman makaraos yung mga mag... Yun, the best pa rin yun. Imahal ng press ay sweldo ng mga... Ikaw dun? Lawyers ba? Itaas ang sweldo ng manggagawa. Yung minimum na 14, gawing 18 para makaraos. Makabili naman ng masarap-sarap na ulam, hindi puro sardinas. Tuyuman, mahal. 3 piraso, 10 piso. Kung papala rin si BBM, sana lahat ng panawagan na may hirap ay masunod at matupad. Matulungan na may hirap, hindi katulad ng mga nagdaang presidente. Kay Presidente Duterte, salamat po tayo na migay siya ng ayuda. Naramdaman natin yung kanyang tulong. Libreng ayuda, libreng pamasahe, libreng vaccine. Yung carousel bus, nilibre niya, lahat libre. Kaya gawin mo nga, alam ang trabaho, gusto nung umoy, alam mo, pambili ng ticket. Pakla. Alam na yung kanyang amo, nasa ibang bansa na, hindi na sila makasweldo. Hindi na makasweldo. So yan, mga kabukid, sa muli. Nasa ibang bansa na yung amo, hindi makasweldo, hindi makauwi. Hindi makauwi daw yung aming bayaw, nasa abroad, walang pamasahe. Walang pantiket. Sana matulungan nyo. Nabigyan nyo ng pambiling ticket. Yan, panawagan. Gustong umuwi ng nasa abroad na nasa Dubai, hindi makauwi. Walang pamasahe. Tinakbuhan na ng amo. Hindi pinapasweldo. Hindi nakasweldo. Nasa ibang bansa na rin. Yung amo. Yan, mga kabukid, sa muli. Good day mga kabukid. So yan, dito po tayo ngayon sa ating garden. Papakita ko sa inyo yung bunga ng ating talong. Ay, patola. Ayan. Kanina, ginisang patola. Sitaw, talong, tilapia. Yun po yung niluto ni nanay sa aming tanghalian. Tapos yung almusal, sinampalokang tilapia. Nagbigay ako isang daan. Papakita ko sa inyo mga kabukid yung aking nilinis. Yung tinabas ng tinabas. Tapos pinala, tinam na ng gulay. Ayan yung, ito pa yung mga ginawa kong balag. Meron po sa patola sa kalabasa, upo, papaya, ayan, mumulaklak na. Tanim ko din yan, ayan, papaya. Upo, patola. Mumulaklak ng patola, ayun, may papatola dun. Ayan po yung tinabas ko na tinabas sa una kong video. Hindi ko pa napopo sa YouTube. Yun, may lawyer ako doon. Yun. Ito yung way kung paano ka makaraos sa probinsya. Magtanim tayo na magtanim. Marami tayo mag-iulam. Ito, sitaw na turo. Yan. Tanim naman ng nanay ko yan. Marami siyang tanim na sitaw na ano pala, sitaw na barawbaw tawag doon. Yung niluluto, nilalaga, ginigisa. So, yan. Patola,
Mamulaklak yan. Pirabati. Paya. Minagarayan. Tinanim kong okra noong August. Yan mga kabukid. Yung nilinis ko. Ayan o. Mula rin sa kubo. Doon. Sa dulo. So may mangga na yun. Diretso yan. Yan. Ang nagbalag niyan, nanay, tatay ko lang yan. hindi sila natutulungan ng kapatid ko sa pagbabalag. Ako naman, kadalasan nasa Manila. Umuwi lang ako pag bakasyon. Gusto ko lang pakita sa inyo yung resulta ng ating pinala sa tinamnan. Marami na nakuhang gulay dyan. Hitik na hitik. Hitik na hitik yung bulaklak, buko. Napakarami na kukuha nung nanay ko niyan. Dinidilig niya lang araw-araw yan, mga kabukid. Dilig siya araw-araw. Ay, tuwing tutubig sa, tuwing under yung ating makina na patubig. Ayan o. Nahirapan na nga siyang magdilig kasi makapal na. Eh sabi ko, tagulan naman ngayon kaya hindi siya mahirapang magdilig. Hindi lang halos sa isang buwan ang mahigit na hindi mo ulan. Kaya ayan o. Ayan o, napakaraming buko niyang naglawit-lawit ayan o. Dahil bulaklak. Nakakatuwang tingnan. Ayan, napakasarap po dito sa probinsya. Sariwang hangin, sariwang gulay. Masipag ka lang magtanim. Napakaraming magiging gulay na aanihin. Ayun o. Okra natin na laki. Yung talbusan sa dulo. Ito pa yung dulo. May malunggay. May malunggay na rin po tayo rito. Mumulaklak na o. Pero pati. Nimla po. Ayan. Yung kamot ng kahoy natin. Ayun. Yan. And mga kabukid, hanggang mangga yan, oh, isang diretso. Ito, oh, libang ng nanay ko, tondwa po yung nanay ko dyan. Oh. Pag namimitas, pag namulaklak yan. Oh. Namulaklak, namunga. Pitas yan ng pitas. Dahil bibili sa kanya. 10 piso, 1 tali. Ito po yung way para makaraos sa probinsya. Masarap po sa probinsya mga kabukid. Talagang sipag at syaga lang. Makakaraos po tayo. Hindi katulad sa Manila. Trabaho ko ng trabaho. Utang. Bahay sa bahay, bahay sa tubig, kuryente, lahat. Bili. Dito makakaraos ka. Wala kang problema. Wala kang boss. Wala kang boss na sinusunod. Dito ikaw ang masusunod. Yung mga desisyon mo, masusunod yan. Ayun pa yun, nasa likod na yan. Nilinis ko rin po yan, nasa likod na yan. Diretso yan. Tinabas ko na tinabas. Yan, ulit-ulit. Saka ako pinala. So yan mga kabukid, nakakatuwa lang. Kung isipin mo, mga 2 taong dumaan yung pandemic, 2 taong nahirapan ng Pilipinas, marami naghihirap. Pero tayo, salamat sa Diyos, hindi tayo din po ng virus, nanalangin lang po tayo ng taos puso, kaya tayo ay malusog at malakas pa rin. Tapos marami po tayo nakakain gulay, ito yung magtatanim. So yan mga kabukid, na-share ko lang how to survive to the Philippines. Paano makaraos ang may hirap? Magsipag lang magtanim ng gulay. Kung wala kang bigas, bibili na lang po tayo ng bigas. Nakatanggap po tayo na ayod aking Pangulong Duterte sa SSS. Salamat po sa Pangulo natin. Shoutout po kay Pangulong Duterte. Saka po kay, sana manalo si Bongbong at si Sara para po magtuloy-tuloy yung proyekto ni magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. So yung mga kabukid, putulin ko na yung video at uuwi na po ako. Gabi na.
Bye-bye.